Maligayang pagbabalik mga sir, welcome sa ating Boxing Daily News. So mga sir, sa post-fight interview kay undisputed lightweight champion Devin the Dream Haney, matapos niyang talunin si Vasily Lomachenko via controversial unanimous decision, ay dito umamin si Devin Haney na close fight ang laban nila ni Lomachenko. Si Loma daw ang pinakamagaling at pinakamahirap niya na nakalaban. Pero mas maganda daw ang kanyang mga patama, lalong lalo na daw ang mga body shot. Kaya tingin ni Haney ay deserve niya ang panalo. Sa performance niya daw kay Lomachenko, ay siya na daw ngayon ang karapat dapat na maging pound for pound number 1 at king ng boxing. Bago ang laban ni Devin Haney at Vasily Lomachenko mga sir, ay wala sa top 10 pound for pound ranking itong si Devin Haney ng Ring Magazine. Ito ang nirereklamo dati ni Devin Haney mga sir, bakit wala siya sa ranking ng pound for pound gayong isa siyang undisputed champion. Pero ngayon na tinalo niya si Lomachenko mga sir na number 7 sa ranking, ay malamang papasok na itong si Devin Haney sa top 10 pound for pound. Pero kung sasabihin ni Devin Haney mga sir na siya ang number 1 pound for pound king, ay mukhang malabo pa sa ngayon. Lalo na hindi naman dominante ang kanyang pagkapanalo kay Vasily Lomachenko. Natanong naman si Devin Haney mga sir kung bibigyan niya ba ng rematch si Lomachenko. Ayon kay Devin Haney ay baka akyat na daw siya ng timbang at ibakante na ang kanyang titulo. Ito'y dahil 16 years old pa lang daw siya ay lumalaban na siya sa lightweight division. Hirap na daw siya kumuha ng timbang, kaya naman hindi niya sigurado kung makikipag-rematch pa daw siya kay Lomachenko. Pero kung makakalaban niya daw si Tank Davis or Shakur Stevenson, ayan daw umano siya na depensahan ang kanyang apat na titulo. Magandang laban mga sir kung makatapat ni Haney si Shakur Stevenson or Tank Davis, dahil parehong mga Amerikano. Siyempre magiging patas ang mga Urado, lalo na pag sa Las Vegas ang laban mga sir. Puro mga Amerikano din ang mga Urado, kaya naman lugi ka talaga pag ikaw ang dayo kagaya ng nangyari kay Lomachenko. Ano masasabi nyo dito mga sir? Comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po.